I'm pretty sure I'm the one that sold this pay-per-view. Pretty sure I'm the one that sold this pay-per-view. I doubt it. Let me hold on. You a man with no land. You a man with no land. Let me after this. So when you fight after this, what is? Where are you gonna fight after this? My point is, where are you gonna fight after this? You're not the pay-per-view. You're not even gonna be on pay-per-view. My point is, you're not gonna be at pay-per-view after this. What's up, mga kabooks? Sino nga kaya ang may pinakamataas na pay-per-view fights ngayong taon? Pag-usapan po natin yan, mga kabooks. Pero bago po yan, onting update po muna tayo sa nangyaring aksidente kay Errol Spence Jr. Sa awa ng Diyos ay okay na at nasa maayos ng kalagayan ngayon. Buti na lang po at hindi malala ang kanyang sinapit na injury. Dahil wala po siyang broken bones at wala din pong fracture na inabot. Bukod sa mga galos, sugat sa mukha at bungi ng ngipin, ay wala naman pong serious na damage sa katawan itong si Spence. Kaya hindi pa po tapos ang karir ni Spence sa boxing at mananatili pa rin sa kanya ang kanyang titulo. Mabalik naman po tayo sa ating main topic. Nito ngang nakaraan sa laban ni Spence at ni Porter ay umabot ng 300 to 350,000 ang pay-per-view buys ng kanilang laban. Pero di hamak na mas mataas pa rin ang pay-per-view buys ng laban nila Manny Pacquiao at Nicky Thurman na kumita na mahigit sa 500,000 pay-per-view buys. At ang laban naman ni Spence at ni Mikey Garcia ay kumita ng 360,000 pay-per-view buys. Samantalang sa laban ni Manny Pacquiao at Adrian Broner ay kumita ito ng 400,000 pay-per-view buys. At kung ikukumpara po natin ang pay-per-view fight ng mga heavyweight division sa laban ni Deontay Wilder at Tyson Fury noong December 2018 ay kumita lang ito ng 325,000 pay-per-view buys. At ang pinagmamalaki naman ni Bob Arum na si Terence Crawford ay umabot lang ng 150,000 pay-per-view buys ang kinita ng naging laban nila ni Amir Khan. Pero di hamak na mas mataas na po yan sa unang pay-per-view fight ni Crawford noong 2016 sa laban niya kay Victor Fostol na kumita lang ng 55,000 pay-per-view buys. At ang isa pang pambato ng top rank na si Lomachenko ay kumita lang ng 205,000 pay-per-view buys ang naging laban niya kay Campbell sa London. At sa ngayon, si Manny Pacquiao pa rin ang may pinakamataas na pay-per-view buys ngayong 2019. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa ating channel. Hanggang dito na lang muli, mga kabooks. Marami pong salamat. At sa mga bago pa lang, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. I-hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video. Muli, maraming salamat po, mga kabooks.